Para siyang play, ma'am. Hindi ko siya nagustuhan. Nagpalpitate ako. Hi guys! Good evening! Welcome back to my channel. It's me again, Kem! So ayan, medyo may energy tayo ngayon kasi madaling araw na naman tayong nag-vlog. Yan, ugali natin yun eh. As you can see, bako yung ating background. And I hope forever na ito yung maging background natin. It's gonna be a long story. Basta ito na yung final na bahay. And wag na tayong pasikot-sikot pa. Napatagal yung ating vlog kasi maraming nangyari. Pero yun na nga, magbabalik tayo sa ating mga honest review and other vlog pa. So ngayon, for today, as you can see sa title is pag-uusapan natin ang paghawak, no? Yung pag-uusapan natin is si MQ Cosmetics, ay si MQ Detoxy Glow ng MQ Cosmetics. Talagang addict na addict ako kay MQ Cosmetics, no? Hindi naman. Siguro kasi dahan sa FYP ko sa TikTok. Kaya alam mo yun. And ang dami ko talaga napapanood na review dito. So na-curious ako dahil isa rin ako sa mga, alam niyo naman, acidic yung ate mo. So tinry ko to kasi ang claim nito, ayan may listahan ako. Isa sa mga claims niya is no laxative, no caffeine, safe for acidic. So ako yon. And no frequent pooping, unlike sa mga other pampapayat, mga other coffees. Ayun. And ano pa ba sabi dito? Hindi siya gumamit ng sugar, baliktad. Hindi, no sugar, and ang ginamit nila ditong sweetener is yung stevia, which I think hindi ko siya nagustuhan. Ayun. Nabili ko siya for 370 pesos. Ilalagay ko na rin dito yung pinagbilhan ko. Sa Shopee siya. Kasi parang, ewan ko, wala akong makitang magandang store na may maraming sold items. Ewan ko, basta, maganon ako. Bago ako umorder sa TikTok or Shopee, naghahanap muna ako ng kailangan marami muna siyang sold items ng kung ano yung item na binibili ko. And kapag wala akong makita, hindi ako bumibili. And suddenly, wala akong nakita sa TikTok, kaya sa Shopee ako bumili. So, this is 370 pesos plus 38 pesos sa shopping fee. Sinabi yung shopping fee. And guys, hindi sila nagbebenta nito ng per piece ha. Sabi ni nung may-ari, yan, nung owner is hindi sila nagbebenta ng per piece nito. At pag nabilhan ka ng per piece, magtaka ka. Kasi per box yung bentahan nila. And 10 pieces yung laman niya. Ayan o. 21 grams 10 sachet dietary supplement. And tadaan! Wala na siyang laman. Kasi nga, ayun na nga yung story. Naglipat kami ng bahay. And supposedly, second box ko na to. Pero, tinapon ni Teresa. At lahat ng balat, tinapon ni Teresa. At ito na lang ang natitira, nag-iisa. Pero syempre, lalagay natin dito or kung saan man may space. Ayan. Lalagay natin yung mga videos ko na in-upload ko rin naman sa TikTok while tinitake. So, syempre, sayang naman. Ayun, ilalagay ko na lang dyan yung mga video na habang tinitake ko siya. So, bakit nga ba hindi ko na naman siya nagustuhan, babe? Ang sabi niya kasi dito is, di ba wala nga siyang sugar. So, ang gamit nila is stevia. So, ito yung itsura niya. Di ko alam, pag minimix mo siya or dun sa pinakadulo ng coffee, is, ayan, para siyang play, ma'am. Malagkit na ewan. Ayan, ganyan ang itsura niya. Yan lang yung nakuhanan ko. Hindi ko nakuhanan ng video yung naubos ko na yung coffee and then yung konting mga natitirang mga debris. Mga debris! Latak! Is ganyan. Parang medyo gross. Ay! Ang anti ko today. Medyo kadiri. And mabilis ako mandiri sa ganun. Ewan ko bakit. As I mentioned, tulad na rin sa mga previous video ko, is acidic ang ate mo. So, kaya ako nabudol talaga mainly dito is kasi nga, sabi niya, hindi siya nakaka-trigger ng acid or good siya para sa mga acidic. Hindi siya, hindi ka magsusuka or yung mga, basta, hindi ko alam, hindi ko makapaisalita. Basta, good siya para sa mga acidic. Doon ako talaga una budol and then nood ako ng mga other videos pa. So, meron siyang video na sinabi niya, na kung sa pagkakatanda ko ha, tinitake niya before meal. Or, minsan naman, most of the time,
habang kumakain, habang nagtitake ng meal, ayan. Basta. So, ginawa ko, after shift, nagtake ako once ng before meal. And guys, ang nangyari, ayun na nga, nagpalpitate ako. So, medyo, dun pa lang, medyo na-off na ako kasi, yun na, nagpalpitate ako. Pero siguro kasi kasalanan ko na rin dahil wala naman talaga akong kain. And alam ko sa sarili ko na acidic ako. And still, coffee pa rin naman siya. So, ang ginawa ko is, the next day, syempre nagpalpitate ako, hindi ko na siya inulit. Kasi ang sabi ni owner is dapat twice or thrice a day, yun yung pinaka-maximum. And kung gusto nyo mapabilis yung effect niya, syempre, sasabayan nyo ng, ang tawag dyan, ayun na naman, wala ng words, ng konting exercise, tsaka discipline, syempre, ayun. Kasi isa rin sa claim niya, guys, is, nababawasan yung cravings mo. As in, lagi ka rin magiging feeling busog, hindi ka gano'n laging mag-crave, and then magpapawis ka. So, yun yung mga kiniklaim niya. So, sa akin, syempre, hindi ko pa siya mararanasan gawa ng tinigil ko agad. Kasi nga, though inubos ko yung isang mug ng coffee, ang kurap ko, niinis ko. Kasi inubos ko yung isang coffee nun, and di na ako nag-continue that day, the next day na ulit. Pero ang ginawa ko naman is during meal. So, okay, hindi na ako nagpalpitate. Good na tayo doon, hindi na ako nagpalpitate. And, pero, in-observe ko siya. Siyempre, in-observe ko siya, tinake ko siya. Kasi dahan-dahan lang, ginawa ko siya twice a day. Tinake ko siya twice a day. And then, in-observe ko yung sarili ko kung yung sabi niya magpapawis, mabawasan yung cravings mo. And unfortunately, ito na naman tayo sa mga unfortunately natin is wala akong nararamdamang pagpapawis. Though claim niya rin naman na hindi ka magpo-poops. No frequent pooping. And wala rin naman akong nararamdamang ganon, which is good din. And then, ano pa ba? Cravings. Normal. Ganon pa rin. Nagugutom ako sa tanghali, nagugutom ako sa gabi. And regular pa rin yung naging kain ko, di ba? So, the next day, ang ginawa ko naman is continue pa rin naman ako twice a day and as much as possible, binabawasan ko yung pagkain ko kahit alam kong hindi naman nababawasan yung gutom na nararamdaman ko. Ako na lang sa sarili ko, nagbabawas ako kahit papano ng kain and then pinatry ko rin siya kay Teresa. Kasi si Teresa naman is not acidic and mahilig siya sa coffee. So, pinatry ko sa kanya, pero unang inom pa lang, si Teresa hindi siya masyadong maselan, hindi siya maarte pagdating sa pagkain or sa inumin, pero hindi niya nagustuhan. Bakit? Coffee to, as in, mahilig siya sa kape, kahit anong kape, pero pinakagusto niya talaga is yung black coffee. Pero minom din naman siya mga 3-in-1, mga kung ano yung mga galing 7-Eleven, McDo, ano pa ba? Basta, mahilig siya sa coffee, kahit anong kape iniinom niya. Pero ito guys, hindi niya rin nagustuhan. Gawa rin nung kakaibang lasa ng stevia. Siguro, ano lang kami, anong tawag dito, hindi sanay yung dila namin. Anong tawag doon? Basta, hindi namin gustuhan yung lasa ng stevia. So, siya, hindi niya na tinake. Ayaw niya na nun. Ayaw naman daw niya magpapayat. So, ako kinontinue ko pa rin. Tinuloy ko pa rin. Pero, ewan ko, hindi ko talaga gusto yung lasa. And wala akong nararamdamang epekto. Ika-third day ko, parang doon na ako na-convince na hindi siya para sa akin. Kasi, may times pa rin nagpapalpitate ako. At the same time is, naduduwal. Naduduwal yung nasusuka. Which is, another sign ng hyperacidity ko. And, ayun. Kasi may GERD din ako eh. So, another sign siya para sa akin. And, yun ay naging signal ko na hindi siya para sa akin. And, wala naman akong nararamdaman kahit ano. Sabi ni owner, mauuhaw ka lagi kasi nga gawa ng papawis ka, biniburn niya yung fats mo. Pero sa case ko, hindi ko siya naramdaman. Ayun na naman tayo. I'm really sorry guys. Pero syempre, yun lang naman. Nagiging honest lang naman ako. Sa akin, hindi ako nagpawis. Hindi ako naging makrave sa tubig.
hindi nabawasan yung pagiging makain kong tao. Kain pa rin naman ako kasi tinatry ko naman eh. Pinapakiramdaman ko yung sarili ko kung gutom ako or hindi. Kung hindi naman ako masyadong gutom eh, hindi naman ako makain. Pero hindi eh, gutom talaga ako. Gutom talaga yung nararamdaman ko. Plus, natitrigger pa yung acidity ko. So, ayun, kahit hindi ko siya nagustuhan, pero kasi nasayangan ako, 372 eh. So, ang ginawa ko, pinaubos ko siya kay Teresa dahil malakas naman siyang magkape. Wala siyang choice. 372. Kahit kasalanan ko to, kahit ako umorder na ito, uubusin niya to. Hindi, charis lang. Pero, oo. Inubos niya para hindi naman masayang. And nawala rin yung kasi parang second day, ay hindi, one box lang pala ako, hindi ako naka two box nito, one box lang pala, isa pala is yung Glowlin. So ayan, and nag-search ako ng review nito sa YouTube, wala ako nakikita. So ayan, I'm happy na ako yung makakapag first review nito, and sana is naging fair enough naman yung review ko, and sana sorry ha, hindi kasi ako magaling mag-describe ng lasa para dun sa stevia. So, ayun. Pero if you want na matry or malaman, kasi baka, diba, sabi nga sa laging mga disclaimer na mga nag-review, it may, hindi ko na ano yun. It may work on me, but it may not work for you, diba? So, try nyo, and kasi dun naman sa owner, and marami pang other videos sa TikTok na sabi nila na nag-work sa kanila. So, ayun lang. And sana nakakuha kayo ng idea kung i-bet nyo bang i-try si MQ, si MQ Detox si Glow ng MQ Cosmetics. And I hope naging honest enough ako sa inyo about sa review na to. And again, this is Kem. Thank you so much for watching. Next ko naman i-vlog is about itong Glowlin. Thank you. Bye!